Mas pinag-igihan pa ni Caloyulo ang mga huling training sa floor exercise ng gymnastics bago ang Tokyo Olympics. Dito ang pinakamalakas niyang tsansa para sa gold medal na napanalunan niya rin sa World Championship noong 2019. Pero ayon sa Gymnastics Association, hindi na gagawin ni Caloy ang plano niya na triple back move sa floor exercise dahil sa minor injury sa practice noong isang linggo. If he was able to do the triple back, he's 101% sure he was going to get the gold medal. But he's not going to do it because of that injury. So now he has only a 99% chance to get the gold medal. Big day naman para sa boxing ngayon dahil isasagawa na ang draw para sa bawat weight division. Kaya malalaman na ang mga magkakalaban sa unang round. Seeded 4 si Umair Marshall sa men's middleweight division. Magsisimula siya sa round of 16 na. We would like to have a good draw. Hopefully, we will not face the top boxers in the early going. We'd rather that our boxers face them later in the tournament. But that's not under our control. So yeah, we have to be prepared. We're just praying and hoping that our boxers have prepared well enough. First-timers sa Olympics, sina Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Irish Magno. Pero lahat ng boxers pwedeng magka-gold, silver or bronze medal. I can tell you the whole lot of them are high in spirits. You know, and it's our job also as coaches to, you know, like just lift their spirits up. You know, having a look at the abilities of the Filipinos, they were always good enough to match it with the world. Pero isang araw bago ang opening ceremony, isang coach ng Philippine delegation ang in-isolate dahil sa paiba-ibang resulta sa COVID-19 test. Nagpositibo ang coach noong isang araw, pero nagnegatibo naman sa susunod. Kasabay naman ang opening ceremony bukas, magsisimula na rin ang laban ni Chris Nivares sa rowing competition. Sabado, July 24, lalaban si Petesio sa boxing, Yulo sa gymnastics at Barbosa sa taekwondo. Linggo, July 25, may bakbakan si Magno sa boxing at Valdez sa shooting. Tuloy-tuloy ang mga laban sa iba-ibang sports sa loob ng dalawang linggo hanggang August 7. August 8 ang closing ceremony. Inaasahan ang buhos ng suporta para sa 19 na atleta ng Pilipinas. Diane Castillejo, ABS-CBN News.